Ladies and gentlemen, this is Captain Marvelous speaking. We have been cleared to land to the most dangerous airport in the world. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelt fastened until the end of the video. Thank you for choosing Marvelous Facts Airline. Welcome back to Marvelous Facts, kung saan matutunghayan nyo ang mga iba't ibang klaseng kwento na maaaring mong kapulutan ng aral o kaalaman. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Una sa ating listahan ang Wellington International Airport sa New Zealand. Ito ay ang ikatlong pinakaabalang airport sa New Zealand kung saan ang runway nito ay may kabuoang haba na 2,081 meters dahilan upang malimitahan ang mga sizes ng aircraft na maaaring gumamit ng paliparan. Ito'y itinayo sa bundok na bahagi ng bansa kaya naman sobrang lakas ng hangin na nagiging sobrang delikado para sa mga aircraft na lalapag dito. Gibraltar International Airport, British Overseas Territory. Marahil, isa ito sa kakaibang airport sa Southern Europe dahil ang runway nito ay nag-intersect sa pangunahing kalsada ng lungsod, ang Winston Churchill Avenue. Kaya tuwing may lalapag o aalis na eroplano, ang mga sasakyan ay hihinto sa pamamagitan lang ng stoplight na wala man lang safety barriers. Princess Juliana Airport, St. Martin. Sa mga runway ng Caribbean Sea, ang Princess Juliana Airport sa St. Martin na marahil ang pinakadelikado. Ang eksena tuwing may paparating na eroplano ay medyo intense dahil ang public beach ay katabi lang mismo ng runway. Kaya sobrang baba ng eroplano dahilan upang magdulot ito ng labis na ingay, malakas na hangin na tatangay sa mga buhangin. Ang runway ay may haba lang na 2.2 kilometers kung saan may ituturing itong hindi sapat para sa mga malalaking eroplano dahil ang malalaking eroplano ay nangangailangan ng at least 2.5 kilometers runway o mas higit pa. Pero dahil sa lumalakas na turismo, pinayagan na nila ang A340 Airbus at Boeing 747. Quashasak Airport, Greenland. May ilang panganib ang kinakaharap ng paliparang ito. Una ay ang panahon. Madalas masama ang panahon dito na siguradong magdudulot ng turbulence at low visibility sa piloto. Ikalawa ay ang sobrang lakas ng hangin. Ikatlo ay ang runway na madalas nababalutan ng yelo. At ang ikaapat ay ang kalapit at aktibong bulkan na anumang oras ay maaaring pumutok na maglalabas ng volcanic ash na paniguradong makakasira sa makina ng eroplano. Tocantin Airport, Honduras. Ang airport na nasa bulubunduking lugar ay sadyang napakahirap makalapag para sa piloto dahil sa pabago-bago nitong terrain at madalas ay maiksi ang runways. Kaya ang eroplano nais lumapag sa Tocantin Airport ay kailangan na mag 45 degree bank turn at pagtapos ay dahan-dahang bababa. Nakakadagdag pa sa panganib ay ang lakas ng hangin. Majera International Airport, Portugal. Mga piling pilot lang ang kwalipikado na gumamit ng paliparan na ito. Bukod sa malakas na hangin, ang dating 1.6 kilometer runways ay dinugtungan upang maging 2.8 kilometers sa pamamagitan ng paggawa ng platform na sinusuportahan ng mahigit 180 reinforced concrete column. Tenzing Hillary Airport, Nepal. Ang airport na ito ay kilala din sa pangalang Lukla Airport at popular dahil ito'y itinuturing na starting point sa trek patungo sa Mount Everest Base Camp. Ang runway nito ay may haba lamang na 527 meters, merong daily flight mula sa Lukla at Kathmandu. Courchevel Airport, France. Isa sa pinakamaiksing airport na may runway lang na 525 meters at hindi lang basta ito maiksi, meron din itong downward slope na 18.5% kaya mas nagiging mahirap mag-take off. Ang airport na ito ay walang mga ilaw at instrumentation aid kaya imposible itong magamit tuwing masama ang panahon.
Wanchui Iraouskin Airport, Sabah Island. Ang paliparan na ito ay matatagpuan mga 45 kilometers mula sa timog ng St. Martin. Ang runway ay 400 meters lang naman o humigit kumulang kasing haba ng 28 bus. At ang dulo ng runway nito ay bangin, kaya kung hindi magiging successful ang pag-take-off, alam nyo na kung saan ito tutungo. Paro International Airport, sikat ang paliparang ito dahil sobrang hirap raw dito lumapag. Kaya tanging ang mga qualified at ekspertong piloto lang ang pinahihintulutan dito. Ito'y matatagpuan sa Bhutan 2.4 km above sea level at napaliputan ng mga matutulis na tuktok ng bundok na umaabot ang taas sa 5.5 kilometers. Ang runway nito ay may habang 1.9 kilometers na pinahihintulutan lang gamit tuwing araw.